mga delikadong hayop na nakamamatay na kailangan mong malaman. Ang ilan sa mga hayop na ito ay makikita sa gubat at sa dagat. Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jek TV. Ang mga hayop na ito ay hindi mo akalain na nakamamatay sa unang tingin. Dahil ang ilan sa kanila ay maliliit. Pero magugulat ka kapag nalaman mong ang number 1 sa ating listahan ay madalas mo lang nakikita. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Tara, simulan na natin. Number 10, Golden Poison Dart Frog. Ang Golden Poison Dart Frog ay isang uri ng palaka na nakakalason at lubhang mapanganib sa mga tao. Sila ay naninirahan sa kagubatan ng Colombia at ito nga ay lumalaki hanggang sa 2 pulgada ang haba o kasing laki ng isang paperclip. Ang laso nito ay tinatawag na batrachia toxin. Ito ay napakalakas na kayang pumatay ng 10 maedad na mga lalaki. At ang palakang ito ay may laso na rin sa ilalim ng kanilang mga balat. Kaya't ang simpleng paghawak sa palakang ito ay pwedeng magdulot ng pagkamatay. Number 9, Box Jellyfish. Ang box jellyfish ay kadalasang matatagpuan na lumulutang o dahan-dahang gumagalaw sa mga tubig ng Indo-Pacific. Ang mga transparent at halos hindi nakikita na mga jellyfish na ito ay isinasaalang-alang ng National Oceanic and Atmospheric Administration bilang pinakamakamandag na hayop sa dagat sa buong mundo. Ang box jellyfish ay naglalaman na hanggang 15 tentacles na ang bawat isa ay lumalaki ng hanggang 10 talampakan ang haba. Ang lahat ng mga tentacles nito ay naglalaman ng libo-libong mga lason na tinatawag na nematocyst na umaatake sa puso, nerve system at mga cells ng balat. Ang lason nito ay mayroon namang anti-venom. Ngunit sa bilis ng pag-atake ng lason sa puso ng tao, ay mabilis rin nababawian ng buhay ang sino mang makapitan nito. Number 8, Indian Saw-Scaled Viper. Ang Indian Saw-Scaled Viper ay tinatawag rin na Little Indian Viper o the Saw-Scaled Viper. Ito ay matatagpuan sa mga lugar sa India at sa Middle East. Ang Indian Saw-Scaled Viper ay isa sa mga species ng ahas na mayroong laso na kayang pumatay ng tao. Nananatili silang hindi kapansin-pansin sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang natural na pagbabalat kayo o pag-camouflage. Dahil sa sila ay karaniwang aktibo sa gabi at sila ay mas mahusay na makinig sa mga paparating na kalaban at magbibigay ng kanilang defensive sizzling na tunog. Ito ay nagmumula sa kanilang behavior na tinatawag na stridulation, kung saan ang ahas ay bumubuo ng mga coil at pinagkikiskis ang mga kaliskis nito. Ang Indian Saw-Scaled Viper ay labis na agresibo na may higit sa double dose ang lason sa bawat kagat. Number 7, Pufferfish. Ang pufferfish na kilala rin bilang blowfish ay matatagpuan sa mga tropical seas sa buong mundo tulad ng Japan, China at sa Pilipinas. Masasabing mas mapanganib sila dahil ang kanilang neurotoxins o tinatawag na tetrodotoxin ay matatagpuan sa fish skin, muscle tissue, liver, kidneys. Ito ay ang mga dapat na iwasang kainin o alisin kapag naghahanda ng isang pufferfish sa pagkainan upang ang kakain nito ay maging ligtas. Ngunit ang bansang tulad ng Japan, ang pufferfish ay itinuturing na isang napakasarap na pagkain na kilala bilang pugu at maaari lamang ihanda ng mga may kasanayan sa paghahanda nito o mga licensed chef upang maiwasan ang mga pagkakamali sa paghahanda ng pufferfish at maiwasan ang pagkamatay ng kakain nito. Bagamat kahit na may alam ang naghahanda at mga licensed chef na mayroon pa rin namamatay na kumakain ng pufferfish sa bansang Japan dahil ang tetrodotoxin ay may 1,200 na beses na higit na nakakalason kaysa sa cyanide at maaaring maging sanhi ng pagkamanhid ng dila at labi, pagkahilo, pagsusuka, arrhythmia,
paghihirap sa paghinga, muscle paralysis, at kung hindi mabigyan ng lunas, ay magiging sanhi ng kamatayan. Number 6, Black Mamba. Ang Black Mamba ay isang species ng nakakalasong ahas na nakakamatay lalo na sa ang kimbilis nito kung umatake. Ito ay matatagpuan sa Southern at Eastern Africa. Ito ay maaaring lumaki ng hanggang 14 talampakan ang haba. At ito rin ang pinakamabilis sa lahat ng mga ahas. Ito ay may 12.5 milya bawat oras na nagpapahirap sa pagtaka sa isa sa mga liblib na lugar. Sa kabutihang palad, ang Black Mamba ay karaniwang umaatake lamang kapag nanganganib ang kanilang buhay. Ngunit kapag sila ay umatake, sila ay kumakagat ng paulit-ulit na naghahatid ng sapat na lason na tinatawag na neuro at cardiotoxins sa isang kagat upang pumatay ng 10 katao. At kung hindi ka nabigyan ng anti-venom sa loob ng 20 minuto, ang mga kagat nito ay halos 100% nakamamatay. Number 5, Sydney Panel Web Spider. Ang isang panel web ay makikita sa Australia at ang kagat nito ay seryosong dahilan para maalarma. Ang pagkamatay sa may mga sapat na gulang ay maaaring mangyari sa loob ng 30 minuto dahil ang atrasotoxin sa kanilang lason ay sanhi ng pagpapaikli ng human nervous system. Ang panel web ay lubhang mapanganib dahil sa paghahanap nila ng kanilang malalagyan ng sapot o mapaglulunggaan at dahil dito ay napapalapit sila sa mga tao sa paghahanap ng masisilungan tulad na lamang ng mga sapatos at iba pang kagamitan sa bahay. Ang mga panel web spider ay likas na agresibo kapag ang kanilang lugar ay nalalapitan. Sila ay kakagat ng paulit-ulit sa kanilang kaaway at ang kagat nito ay nakakamatay dahil sa lason na taglay nito. Number 4, Stonefish. Ang stonefish ay makikita sa coastal Indo-Pacific Ocean, the Red Sea, and the Great Barrier Reef. Ito ay pinangalanan para sa kanilang visual na pagkakatulad sa mga bato. Nakupo na perpekto, tahimik sa dagat, na kung saan na isang tao makakatapak sa mga palikpik o mga pins nito ay makakakuha ng potent neurotoxins. At kapag ang pag-apak dito ay napadiin, lalo itong naglalabas ng kanilang lason sa kanilang pins. Ang pagkamatay mula sa kamandag o lason ng stonefish ay maaaring maganap sa loob ng isang oras. Kaya inirekomenda na agad na humingi ng anti-venom para maiwasan ang pagkamatay mula sa lason ito. Number 3, Saltwater Crocodile. Sa lahat ng mga species sa mundo, ang pinakamalaki at pinakamapanganib ay ang saltwater crocodile. Ang mga mababangis na saltwater crocodile na ito ay maaaring lumaki hanggang sa 23 talampakan ang haba at may timbang na higit sa 1 tonelada at kilala na pumapatay ng daandang tao bawat taon. Ang mga crocodile din na ito ay ang responsable sa mga pagkamatay ng mga tao sa dagat taon-taon kesa sa mga pating o sharks. Ang mga saltwater crocodile ay mapanganib dahil sa sila ay mabibilis lumangoy, mapadagat man o freshwater areas at mabilis ang umaatake at kumakagat ng may pressure na 3,700 pounds na tinutulad sa kagat na isang T-Rex. Number 2, Tsetse Fly. Ang Tsetse Fly ay isang maliit na insekto na may sukat sa pagitan ng 8 hanggang 17 millimeters. Ito ay karaniwang matatagpuan sa Sub-Sahara Africa at ang kanilang taglay na protozone parasite na kumalat at tinatawag na trypanosome ay nagkukos ng sleeping sickness, isang sakit na nagdudulot ng pagbabago sa pag-uugali at hindi maayos na pagtulog. At kung hindi ito maagapan na magamot, ito ay maaaring magdulot ng kamatayan. Habang walang mga bakuna o gamot na magagamit upang maiwasan na impeksyon. Kasama sa mga pamamaraan ng proteksyon, ang pagsusuot ng mga damit na walang kulay. Dahil ang mga Tsetse Fly na ito ay na-attract sa mga dark colors na damit at mga bagay at pag-iwas sa mga madadamong lugar sa araw. Number 1, Mosquito.
ang pangkaraniwang lamok ay nagdudulot ng pagkamatay bawat taon, sanhi ng iba't ibang mga pathogens na dinadala ng maraming uri ng lamok na may bilang na higit sa 3,000 sa mga tao. Ang mga lamok na ito ay nagdudulot ng chikungunya, malaria, dengue fever, West Nile virus at ang Zika virus na tinatayang nasa 725,000 katao bawat taon ang namamatay sa mga sakit na ito. Tulad ng tala ng World Health Organization, higit sa kalahati ng populasyon ng tao ang kasalukuyang nasa panganib mula sa mga sakit na dala ng mga lamok. Yan ang 10 pinakamapanganib na mga hayop na kayang pumatay ng tao dulot ng kanilang mga lason at parasites na dala sa kanilang mga katawan. Upang maiwasan ng mga dalang sakit ng mga hayop na ito, ugaling iwasan ang mga hayop na ito kapag nakita ito. At mas mabuti maglagay ng insect repellents sa mga bahay upang hindi pamugaran ng mga insekto at maiwasan ng mga sakit na nakamamatay. Once again, it's Jack TV. Thank you and see you on my next video.